Mabiyayang umaga mga kapatid sa bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Narito po tayo sa ating pong Grace and Promises Daily Devotion. And our today's word in which we need to agree, believe, claim, and declare, as what I repeatedly said, is not sufficient for the word that we will just read it, we will just study it, or we will just hear it. We need to agree it wholeheartedly, believe it wholeheartedly, claim it wholeheartedly, and declare it wholeheartedly so that there will be manifestations in our lives. Brethren in Christ, let us read here in Luke 8:7. And in Tagalog ang Biblia, at hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang na sumisigaw sa kaniya sa araw at gabi, at siya'y may pagpapahinuhod sa kanila. And in Amplified Version, Luke 8:7, and will not our just God defend and protect and avenge His elect, His chosen ones, who cry to Him day and night? Will He defer them and delay help on their behalf? Mapagpala po ang salita ng Diyos na ating pagbubulayan ngayon, mga kapatid. We all know ng author po ng Gospel according to Luke is no other than Apostle Luke himself. And Apostle Luke was a physician by profession. And of course, brethren in Christ, he wrote two books in the New Testament, and these are the Gospel according to Luke and then the Book of Acts, brethren in Christ. At dito ay kanyang naisaysay ang very utterance ng ating Panginoong Kristo na ang wika ng ating Panginoon, hindi baga igaganti ng Diyos ang kanyang mga hirang. Mga kapatid, ang sabi ng Amplified, will not our just God, tandaan po natin ang ating Diyos ay makatarungan, mga kapatid. Sa Kanya ay walang bahid ng kalikuan, sa Kanya walang bahid ng kasamaan, at sa Kanya walang bahid, mga kapatid, ng sabihin natin kasamaan, dahil He was a just God. At ang sabi ng Panginoon, itong Diyos na ito ay mayroon pong mga hinirang. Hindi ba igaganti, mga kapatid, ng Diyos na humirang ang kanyang mga tauhan? Of course, brethren in Christ, kanya pong igaganti ang kasagutan. Kasi mga kapatid, dito sa Amplified ay sabi niya, will not our just God defend and protect and avenge, will He delay His help sa kanyang mga elect? Brethren in Christ, tandaan po natin na gagawin ang lahat ng Diyos na tumawag sa atin para lamang tayo mapainam, para lamang tayo mapaganda, para lamang tayo mapabuti, para lamang tayo mapagpala, mga kapatid. Salamat dahil ikaw, ako, tayong lahat na mga anak ng Diyos, born again, Christian at mananampalataya, ay napabilang sa kanyang mga hinirang. That's why our today's message entitled The Just God Towards His Chosen People. Paano po ba nakikitungo ang ating Diyos na humirang pumili sa bawat isa sa atin, mga kapatid? Tandaan po natin na ang Diyos ay hindi Diyos na mapagparusa. Ang Diyos ay hindi Diyos na, mga kapatid, na namamalo. Ang Diyos ay hindi Diyos na mapaghiganti, mga kapatid. Dahil minsan, yung ating wrong notion na kapag ka nakakaranas tayo ng pagsubok, nakakaranas tayo ng problema, na mayroon tayong mga pinagdadaanan sa buhay, ang buong akala ng mga karamihan ng Kristiyano ay pinapalo sila ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin na mayroon pong araw ang pagpaparusa ng Diyos sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Subalit sa atin na Kanyang mga pinili bilang Kanyang maging bilang Kanyang mga anak, mga kapatid, tandaan po natin ang Diyos ay mabuti sa atin. Kaya lagi natin tandaan, ano po ba ang Diyos at sino ang Diyos sa atin na mga pinili ng Panginoon? And our today's promises, we are going to acronym the word SHADOWS, S-H-A-D-O-W-S, Brethren in Christ. At ito po ang ginagawa
ng makatarungan na Diyos na pumili sa atin at ibinilang tayo sa kanyang pamilya at itinuring tayong kanyang mga anak. First point, He secures His children, the chosen people. Binanggit kanina, mga kapatid, na He protects. Mga kapatid, pinoproteksyonan, sinesecure niya ang kanyang mga anak. Lalo na sa mga lalang, plano, taktika, gawa ng kaaway, mga kapatid, dahil ayaw niya na masasaktan at mapapahamak ang bawat isa sa atin. Second point, He helps His children, the chosen people. Ang sabi nga kanina, hindi baga niya tutulungan ang kanyang mga hinirang. Of course, ang sagot, tutulong ang Diyos. In fact, ang sabi po ng Psalms, He is the very present help in times of trouble. Kaya mga kapatid, the Lord always helps, lalo na sa panahon na kailangan natin siya, sa panahon mga kapatid na may pangangailangan tayo, ay ang Panginoon ay laging naroon upang tayo ay kanyang tulungan. And third point, He avenges His children, the chosen people. Alam niyo po mga kapatid, huwag na tayong gaganti sa sino paman. Ang wika nga po ni Pablo, mga kapatid, overcome ng bad, ng mabuti, mga kapatid. Ang sinasabi ko po, mga kapatid, gawan natin ng mabuti ang gumagawa sa atin ng masama. Mga kapatid, yun po ang sinasabi po doon. Subalit, ang mga gumagawa sa atin ng masama, mga kapatid, ay huwag nating gagawa ng masama o gagantihan ng masama. Kasi alam nyo po, ang paghihiganti ay hindi sa atin, kundi iyan ay sa Diyos. Ipagpasa Diyos na lamang po natin, because the God who choose us, brethren in Christ, He avenges us, brethren in Christ. He avenge. Ina-avenge niya ang kanyang mga anak. Ipinagtatanggol niya ang kanyang mga anak. Kaya nga may kakampi tayo, walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya ulitin ko mga kapatid, ang binanggit ko, overcome evil with good. Napakahalaga yun sa atin mga buhay, because we are not allowed and we are not permitted, brethren in Christ, na gantihan ang masama ng masama. Kaya mahalaga po na ating maunawaan ito, na mayroon naman tayong kakampi, may Diyos na magtatanggol sa atin. At ang wika nga po ni Pablo sa kanyang epistle sa Roma, brethren in Christ, na if God is for us, who can be against us? No one. Because ang Diyos natin ay Diyos na makapangyarihan. And the fourth point, He defends His children, the chosen people. Kanya pong ipinagtatanggol. Ang sarap mga kapatid. Kaya alam niyo po, kapag tayo ay nanganganib, mga kapatid, tumatakbo tayo sa ating tanggulan. At ang tanggulan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon, kasi dinidepensahan tayo. In fact, brethren in Christ, ang si Satanas ay very dedicated, at ang mga demonyo ay very dedicated sa kanilang mission. Ano ang kanilang mission? To steal, to kill, and to destroy. And ang wika nga ni Apostle Paul, araw-araw ay nagpapakawala sila ng fiery darts, brethren in Christ, but praise be to God, we are fully armored dahil dinidepensahan tayo ng Diyos, at ayaw ng Diyos na masasaktan tayo at mapapahamak tayo. And of course, brethren in Christ, fifth point, He oversees His children, the chosen people. Kanya tayo, mga kapatid, ino-overseer. Alam niyo po, pag sinasabing overseer, siya po ay shepherd. Siya po ang ating pastol. Siya yung ating pastor ng ating buhay. Kaya He leads us, He guides us into green pastures and into still waters. Dinadala tayo sa lugar ng katagumpayan, sa lugar ng kasaganaan, sa lugar ng kaginhawaan, sa lugar ng kapayapaan, mga kapatid, because He wanted us to prosper. He wanted us to succeed, brethren in Christ. Kaya nga, ino-oversee tayo at sinishepherd tayo. And remember that He is our good shepherd. He is our great shepherd, and He was our gracious shepherd, brethren in Christ. Salamat, dahil ang ating pastor ay walang katulad, walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. And of course, brethren in Christ,
Sixth point, He watches His children, the chosen people. Alam niyo po, binabantayan tayo ng ating Panginoon. Sabi nga ng Psalms 91, He sent His angels para tayo protectionan over us. He sent His angels over us. Sinusugun niya ang kanyang mga anghel para tayo bantayan upang wag lamang naman matisod ang ating mga paa sa mga batuhan or whatever, brethren in Christ, para hindi tayo nag-fall, hindi tayo, mga kapatid, bumabagsak, at hindi tayo nag-give in sa ano paman. So, the Lord sent His angels charge over us para tayo bantayan, because He watches us, brethren in Christ. Binabantayan, ang wika nga po ng Psalms muli, ang Diyos ay hindi natutulog. Tayo, natutulog tayo. May oras na natutulog tayo. May oras, mga kapatid, na nagpapahinga tayo, pero ang Diyos ay hindi natutulog. He watches over us, brethren in Christ. Binabantayan tayo 24/7. Ganun po tayo kahalaga sa ating Panginoon. And last point, seventh point, He saves His children, the chosen people. Ito ang maganda na inililigtas ng Panginoon, ang kanyang mga anak, ang kanyang mga piniling tao. Mga kapatid, kaya araw-araw, nariyan ang pagliligtas ng ating Panginoon. Paggising natin, walang sakuna, walang aksidente, walang karahasan, walang kasamaan, walang karamdaman. Mga kapatid, meaning, iniligtas tayo ng Diyos sa mga taktika, gawalalang at plano ng kaaway sa ating mga buhay. Salamat dahil may kaligtasan tayo sa piling ng ating Panginoon na pumili sa atin. To sum up of our today's message, which entitled The Just God Towards His Chosen People, and our today's promises, we acronym the word SHADOWS, SHADOWS. First point, He secures His children, the chosen people. Second point, He helps His children, the chosen people. Third point, He avenges His children, the chosen people. And fourth point, He defends His children, the chosen people. Fifth point, He oversees His children, the chosen people. And sixth point, He watches His children, the chosen people. And seventh point, last point, He saves His children, the chosen people. And these are the acronym of the word SHADOWS: secures, helps, avenges, defends, oversees, watches, and saves His children, the chosen people. That's how the Lord treated us, brethren in Christ, as bilang pinili ng ating Panginoon. Ganun po ang ating makatarungang Diyos sa bawat isa sa atin na kanyang mga anak at kanyang mga pinili. Today's grace, ang biyaya ng katugunan sa lahat ng mga panalangin ay mayroong katiyakan mula ng tayo'y kanyang piliin. Let me repeat and let me emphasize, brethren in Christ, ang biyaya ng katugunan sa lahat ng mga panalangin ay mayroong katiyakan mula ng tayo ay kanyang piliin. To God be all the glory. Let us pray. Heavenly Father, we just thank You sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa aming mga buhay. We thank You for Your protection dahil kinocover Niyo po lagi kami ng iyong banal na dugo. At salamat dahil sa tuwing kami ay gigising, taglay-taglay namin ang biyaya ng kalakasan, biyaya ng kalusugan, malayo sa mga sakit at karamdaman, malayo sa mga disgrasya at kapahamakan, malayo sa mga lalang at gawa ng kaaway, at malayo sa mga mabibigat na pagsubok at problema. Thank You also, Father, for Your provisions. Dahil kami na yung mga anak ay hindi po ninyo pinagkukulang sa araw-araw, truly that Your grace is sufficient and more than enough for us. At salamat dahil sa bawat araw ay may panibagong lang biyaya kayo at panibagong lang pagpapala kayo sa bawat isa sa amin. That's why, Lord, today, as Your children, we expect that we will receive all the blessings that You have
prepared to each and every one of us today. Salamat, Panginoon, dahil pinagpala mo na po kami buong aspeto ng aming buhay. You blessed us spiritually, intellectually, emotionally, physically, materially, financially. And thank you once again dahil sa araw na ito, kami na naman po ay magiging pagpapala sa aming pamilya, sa aming iglesia, sa aming komunidad, sa kumpanyang aming pinagtratrabahuan at sa negosyo na aming pinangangasiwaan. Salamat po sa aming mga kapatid, kaibigang kapanampalataya na ngayon ay nakikinig at nanonood whenever they have prayers. Lord, we hold on to your promise that whatever we ask to the Father in your name, everything will be given unto us. That's why all of this we ask you and we pray to you, God, that i-grant you po ang lahat. And if someone is in need of your salvation, save them. And if someone is in need of your strength, strengthen them. And if someone is in need of your healing, heal them. And if someone is in need of your guidance, guide them. And if someone is in need of your protection, protect them. And if someone is in need of your provision, provide all their needs, Jesus. At wala kaming hihingin bilang yung mga pinili at bilang yung mga anak na hindi po ninyo ipagkakalob sa amin. We have the assurance of your promise, we have the assurance of your word, Jesus, at salamat dahil ang Diyos na makatarungan na pumili sa amin ay Diyos na tumutugon sa lahat ng aming panalangin. Thank you, God. Thank you, Jesus. And this we pray in Jesus' mighty, mighty name. Amen and amen.